Hello guys, good evening po. Welcome back to my channel, Just Me Annalyn. To this video po, samahan niyo po akong gagawa ko ng isa sa paborito kong kakanin, sapin-sapin. Ito po yung mga sangkap po sa paggawa ng sapin-sapin. 2 cups of glutinous flour. Coloring red at saka wala kasing violet kaya ang ginamit ko is blue at saka vanilla po at saka cheese. Gagamitin ko po siya mamaya sa toppings po, shredded cheese. So unahin po natin yung dry ingredients po. Pagsamahin po natin yung mga dry ingredients. Ganito po. Tsaka ilagay natin yung coconut milk. Vanilla po. Kunti lang po, mga siguro 2 patak lang po. I-divide po natin siya ng tatlong party po para sa color po. Dilaw, tsaka kulay blue, tsaka plain lang po. So, dito po, lagyan natin ng kulay blue. Kunti lang po, kunting-kunti lang para pangit naman din po yung sobrang tingkad ng kulay. 1 patak. Yan. Tapos, haluin lang po na ganito. Ito na po yung isang mixture po na blue ang kulay.
mamaya mag-i-steam tayo, unahin ko po yung blue. Tsaka isusunod ko yung dilaw. Toppings ko itong, ay pang top to yung, ano yung... So guys, kumukulo na siya. So kailangan ko nang ilagay yung first layer. Kailangan mo siyang tagpan ng foil guys, para hindi siya aanuhan ng tubig sa ilalim. So lagay ko na siya dito. Tapos, anuhan ko siya ng medium fire. Medium fire lang po guys. Tapos, anuhan ko siya ng 10 minutes. Ayun guys, toto na po yung ano, ito po yung second layer. Ilalagay na po natin yung pangatlong layer, yung plain lang po. Ito po yung nasa top. Another 20 minutes po guys. Kasi marami-rami to eh. Depende kasi sa ano, sa dami ng ano, ng laman ng molder. Kasi kung yung maliliit na molder lang po to, 10 minutes sa pinaka first layer, tapos 10 minutes sa second din, and then another 10 minutes naman yung sa ano, yung last layer. Takpan ulit. And ilagay po doon sa steamer again. So another 20. Hello guys, ito na po yung finished product po. Luto na po siya. Ayan o. Ding, ganda. What? So anuhan ko muna siya ng ano guys, ng magpapalamigin ko muna siya bago ko siya ilagay sa ano, para mahiwa ko po. Tapos ngayon lalagyan ko po siya ng shredded cheese kasi ito yung itapis ko. Pwede niyo na pong lagyan ng ano, ng latik po. Sa akin ngayon ang ano ko po is shredded cheese. Ayan guys, lagyan na po natin ng shredded cheese. Siya. So ngayon i-slice ko po to. Tingnan natin yung texture niya sa ano, sa first layer and second layer kung okay ba.